Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang kabanalan ay bokasyon, panawagan ng bawat isa sa atin. At ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapalala sa atin na isa sa mga daan, landas, patungo sa kabanalan. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan na banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kagitasan. Luwalhati sa Diyos sa kagitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarapa. Sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari na langit, amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak na Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawid mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inilalarawan sa atin ng pangalan ni Juan ang mga nagtagumpay na tagasunod ni Kristo. Sila'y mula sa lahat ng mga bansa at lahi at nagagalak sa kaharian ng langit. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa Kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen, sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Juan na sa langit makikita natin ang Diyos ng harap-harapan. Makakamit natin ang pangitaing ito kung tayo magsisikap na mamuhay tulad ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikilala natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, nadirinig natin mula kay Jesus ang katangian na inaasahan niya sa tunay na alagad na ating nakikita sa buhay ng mga banal. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat taaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatawin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalam sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga malinis sa puso sapagkat pakikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ituturing ang Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan na lahat ng uri ng kasamaan, pawang kasinungalingan, magdiwang kayo at magalap, sapagkat malaki
ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong altar ay makikita natin parati tuwing kasapit ang November 1 ang napakaraming imahen ng mga santo, santa ng ating inang simbahan. Sila'y napapabila sa tinatawag nating patagumpay na simbahan. Bukas, ay ating aalalahanin ang lahat ng mga Kristiyanong pumanaw na sa loob ng siyam na araw ay ating ipinagdarasal. Ito'y makikita natin sa kabilang side ng ating altar kung saan nandoon ang imahen ng patay na katawan ng ating Panginoon na kalong-kalo ng kanyang inang si Maria. At dinudulog natin ito sa kanila ang kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao. Ito na sila napapabilis na tawag nating The Suffering Church o yung nagdurusang simbahan. Meron tayong matagumpay na simbahan, meron tayong nagdurusang simbahan na pinagdarasal natin at tayo na nandito pa sa lupa ang napapabilang sa Militant Church o yung simbahang naglalakbay. Naglalakbay. Pero saan nga ba tayo naglalakbay? Saan ba patungo ang ating paglalakbay? Hindi sa kamatayan, kundi sa kaganapan ng buhay. Hindi lang sa kamatayan, kundi sa kaganapan ng buhay. At ito mga kapatid, ang siyang tinatamasa, naranasan ng lahat ng mga banal na ating inaalaala, ginugurita sa araw na ito. Kung titignan po natin ang kalendaryo ng simbahan, 365 days, minsan 366, sa tulad next year ay leap year, mapapansin po natin na ang bawat araw ay merong pangalan ng mga santo o santa. Mula January 1 hanggang December 31 ay may pangalan ng mga santo at santa. Iyan yung mga naipahayag, nakilala ng ating inang simbahan sa simula't simula pa. Pero marami pang mga santo at santa na hindi nakilala ng simbahan pero pinaniniwalaan nating nasa piling na ng ating Panginoon. Kaya ang araw na ito ay tinatawag nating kapistahan ng lahat ng mga banal. Hindi lamang yung mga nakilala natin, hindi lamang yung mga ipinahayag ng simbahan, kundi lahat ng mga banal na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam at nakakakilala. Mga kapatid, pasinin po ninyo ang mga imahe ng mga santo at santa, maging yung mga puon o yung mga larawan. Di ba napakaganda nila? Parang very calm sila, kalmadong kalmado, panatag ang kanilang mukha, parang stress-free. Parang pagang walang problema. Kaya parati natin inilalarawan ang mukha, ang imahe ng mga santo at santa na parabagang wala silang pinagdaan ng paghihirap. Halimbawa, si San Sebastian na patron ng aming barangay sa Malolos. Si San Sebastian po ay tinali sa isang kahoy, pinana. Pero bagamat mababanaagan mo yung hirap, pero iba yung aura parati ng mukha nila. Si Santa Teresa ng Lisieux, nagkasakit ng leukemia. Pero
makikilala natin na sa oras ng kanyang kamatayan, she has this heavenly smile. Nakangiti siya nung siya ay mamatay. Kaya siguro madalas kapag ka inilarawan natin ang mga santo at santa, ang kabanalan, relax, kalmado, panatag ang loob, stress-free. Stress-free. Kaya baka may isaisipin natin na napakahirap naman ang ganyan. Dahil sa katotohanan, hindi naman tayo relax, hindi naman tayo kalmado, hindi naman tayo stress-free. Kaya para misa, isipin natin, napakalayo ata ng ating estado ng kabuhayan, estado ng buhay, kung iyahambing natin ang ating mga sarili sa buhay ng mga banal ng simbahan. Pero katotohanan ito, mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng pahayag, ay ipinakita ni San Juan Evangelista ang isang pangitain, isang vision, kung saan 144,000 katao ang nakadamit na puti na sa harapan ng kadakilat, kaluwalhatian ng Diyos. At nung tinanong kung sino sila, ang sabi ng Diyos ay sila yung mga tao na napagtagumpayan ang pag-uusig. Sila yung mga tao na nanatiling tapat sa pananampalataya sa Diyos sa gitna ng pag-uusig na kanilang naranasan. So yung mga santo at santa, hindi yun yung stress-free. Paraming pag-uusig, lalo tigit nung sinaunang panahon ng ating inang simbahan. Ngayon, sa Ebanghelyo na ating napakinggan, si Jesus ay nagturo tungkol sa kung sino mapalad. At yung mga binanggit niyang mapalad sa karyan ng Diyos, para hindi mga tao na hindi naman stress-free, para hindi mga tao na hindi naman kalmado, hindi naman relax. Bakit? Kasi tingnan po natin, mapalad ang mga aba, ang mga nahapis, mapagpakumbaba, nagbimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, mahabagin, malinis sa puso, gumagawa ng dasig ang pagkakasundo, mga inaalimura, pinag-uusig, at pinagbibika ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan lamang. Ba, siguro pagka naging kanya ng ating buhay, parati tayong nakasimangot, parati tayong nakasambakol. Malamang ay hindi itong pipiliin nating landas sa ating buhay. Pero bakit ito ang tinuring na mapalad? Bakit yung tila bagang yung mga dumaranas ng mga pagsubok, pagdurusa, pag-usig sa kanilang buhay? Yan ang naranasan lahat ng mga banal. Anong pinapalala sa atin dito? Na maging ang pagdurusa, maging ang stress, maging ang mga pagsubok na naranasan natin sa ating buhay, ay maaring maging daan natin patungo sa kabanalan. Maaring ang mga iyan ay magiging daan natin patungo sa kabanalan. Hindi dahil sa pipiliin natin ito, kundi dahil ito'y bahagi ng ating buhay. Pero bagamat ito'y bahagi ng ating buhay, tinatanggap, we endure, and we believe, and we trust. Yun, mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, katulad ng mga santo at santa, tinanggap nila ito, niyakap nila ito, umasa at nagtiwala sa Diyos.
umasa at nagtiwala sa Diyos na nangangalaga, sa Diyos na nagmamahal. Sabi nga sa ating ikalawang pagbasa, tayo tinuring na mga anak ng Diyos. At sinong magulang ang nanaisin na magdusa ang kanilang mga anak? Wala. Pero may mga magulang na parating sasamahan, tutulungan, palalakasin ang loob ng mga anak na dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Mga kapatid, nabubuhay tayo hindi sa isang stress-free world. Hindi tayo nabubuhay sa mundo na walang mga pagsubok, pagdurusa. Bahagi iyan. Pero sa halip na magreklamo, umasa, bumaling sa Diyos. Yun ang tinuturo sa atin. Yun ang maaaring maging daan natin patungo sa kabanalan sapagkat hindi pinapaalala sa atin na lahat ay kakayanin, lahat ay makakaya natin sa tulong ng awa, ng grasya, ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ang mga pagsubok, pag-uusig, problema, bahagi yan ng buhay. Pero, marini namang maging daan ito patungo sa kabanalan sapagkat tinuturuan tayo nitong umasa at magtiwala sa Amang nagmamahal kay Jesus na nagligtas sa bawat isa sa atin. Amen. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at dinakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay katlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararamalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at iniintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang kapistahan ng mga banal na nasa piling na ng Panginoon kaya't kasama nila, manalangin tayo sa Ama, mapasaamin ang kaharian mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Upang patuloy na umasa ang mga buhay pa sa kasalukuyan, sa Panginoong sa kanilang kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasaamin ang kaharian mo. Upang tularan ng mga binyagan, ang mga banal na nasa piling na ng Diyos,
Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang ang mga mabinyagang nasa pagkakasala ay panalangin ng mga banal na magbagong buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang tayong natitipon ngayon dito sa ating parokya ay sama-samang magpalaganap ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang makamit ng mga mahal nating yumao ang liwanag at kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Amang mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming hinihiling sa aming pagtulad sa mga banal na nasa iyong piling. Mapalapit na ba kami sa iyo hanggang sa pagbabalik ni Jesus na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatido pang ang pag-aing natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming mga alay sa pag-aing namin bilang pagkaparangal sa lahat ng mga banal
at ipagkalo mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan na mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanya maalagan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Puri kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mahalagan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Nanamatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para magpahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, kaya mo dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagkupuri si Kararang Almos sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon nang amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kimedias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya.
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hiniling namin ang iyong kagandang loob na ang aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa pagnito na mga naglalakbay patungo sa iyo kami makabagtas sa salo-salo sa lakit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't papagmahal ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo, taglay ang landas patungo sa kabanalan. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.